Tinawag na tanga ni House Speaker Pantaleon Alvarez si Senadora Laila De Lima matapos nitong sabihin na impeachable offense ang pag-amin ng Pangulo na nakapatay na ito ng kriminal. Panawagan naman ng Amnesty International panagutin ng Pangulo ang mga pumapatay imbis na amining isa rin siya sa mga gumawa nito. Narito ang report. I should say that that is an impeachable offense. That is a culpable violation of the Constitution, that is betrayal of public trust, and that constitute high crimes because these are mass murders. Ito ang buwelta ni Senadora Laila De Lima tungkol sa pag-amin ng Pangulo na pumatay na siya ng mga kriminal noong mayor pa lang siya sa Davao. Bukod sa betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon, pasok din daw sa impeachable offenses ang mass murder o maramihang pagpatay. Sinigundan din ito ng Amnesty International. Ayon sa isa sa mga direktor nito, dapat papanagutin ng Pangulo ang mga nasa likod ng papatay imbis na aminin isa rin siya sa mga gumawa nito. Pero sagot ni House Speaker Pantaleon Alvarez, hindi lang sinungaling si De Lima, kundi tanga rin. Dapat daw muna kasing patunayan ang paglabag at hindi lang magbase sa sinabi ng Pangulo para ma-impeach ito. Hirit naman ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas, sakali mang totoo ang sinabi ng Pangulo, bakit hindi ito napapanagot ni De Lima noong kalihim pa lang ito ng Department of Justice? May impeach lang din ang Pangulo sa mga bagay na ginawa o hindi nagawa bilang Pangulo. Kahit ang ilang kritiko ng Pangulo, sumang-ayon dito. His cabinet members, that was another hyperbole. But if there is anybody who feels that that is impeachable, then let him or her file the necessary impeachment complaint before the House of Representatives. But as far as I'm concerned, the President makes statements which are retracted subsequently by members of his cabinet because they don't put their acts together. As we all know, when the President says something, it has to be really analyzed, no, in its proper context. In terms of really material evidence for which maybe we can base an impeachment move, right now, there's not enough basis. No? Besides, ang impeachment naman, it's a political move, always predicated on whether the person being impeached has lost trust and confidence. There are, of course, qualities that I disagree with or I dislike with the president and policies that I disagree with, and we have to keep on speaking out against it. No? But right now, impeachment, mahirapan siguro. Panawagan naman ng Malacañang sa publiko, huwag maging masyado literal ang pag-intindi sa mga pahayag ng Pangulo. Istil na rin kasi ng Pangulo na maging eksaherado para takutin ang mga kalaban ito kontra krimen at katiwalian. Wala, because this is the first time dito nangyari na merong senator na nakialam sa proceedings ng House. Hindi pa nangyayari yun. Wala pang senador na gago na nag-advise doon sa witness ng House of Representatives para magtago. Sa'yo, warrant kinapan ng voting sa plenary o committee level ng warrant committee? Committee lang yun. Pag nirecommend sa atin yun, I'll issue the corresponding warrant of arrest. Once she appears, ano, sa closed door group, No. Papel? Siyempre. Oh, bakit natin tatago? Even if she request for Ano? Why? Involving national interest ba yan? Para mag-request tayo ng executive session? Sir, may mga nagsasabi na baka this may cause a rift between the House and the Senate? Ay, hindi naman siguro. Sabi-sabi lang yan. Bakit naman? I mean, that's a small matter. Sir, have you spoken to the Senate President himself given people are talking about na parang nagbabanggaan yung both houses, sir? Hindi naman. Do you find it necessary to talk to the Senate President? Hindi naman nagbabanggaan. Wala namang pagbabanggaan dito. Mm-hmm. Sir, nagalit ka ba or na-offend ka nung binanggit yung pangalan niyo dun sa hearing na pakanalo lang daw yung mga nangyari? Hindi. Hindi ako nagalit. Sir, some of the congressmen were criticized over the weekend because some of their questions regarding the relationship between the senator and Ronnie Dayan. Kinakailangan itanong yun. Alam niyo bakit? Well, except for those few questions na medyo, sabi ko nga, humihingi ako ng paunanhin. Pero yung pagtatanong doon sa relationship, no,
kinakailangan yun. Bakit? Here is a woman pretending to be clean, pretending to be a crime buster, a graft buster, a self-proclaimed righteous individual. Kailangan natin ipakita sa taong bayan kung anong klaseng tao ito. Ano talaga yung totoo niyang karakter? Kailangan malaman ng sambayanan yun. Yun po ang ginawa ng mga congressmen. Save for those few questions na I have to apologize. Sir, can you recall certain questions, some of those questions na you want to apologize for? Hindi ko malala. So, basta yung sa tingin nyo na hindi maganda, Sir, may question po. Mag-apologize na ako. Sir, si congressman for the manner that some congressman asked behavior questions? Yung behavior, no? Pero ito naman, siguro naman tao rin yung mga congressman. Nadadala rin doon sa sitwasyon. Yung minsan natatawa, di ba, kala natin parang niloloko. Yun nga, sabi ko nga, I apologize, sincerely. Okay. Sir, when Congressman Fariñas asked kung yung parang intensity ho nung pagmamahala ni Ronnie and ni Senator... Walang masama doon. Okay. Ha? Bakit? Ganito yan. Gusto niyang malaman kay Ronnie Dayan kung talagang minahal niya. Kung gaano ka lalim. Kasi yung tao, sinagot naman niya, talagang minahal niya. Ang punto rito, dahil nga, later on, nung relationship, nalaman ni Dayan na hindi lang pala siya isa. Sino bang agabyado dito? Sa tingin ko, si Ronnie Dayan. Kasi, nagamit siya eh. Ginamit siya. Pinatanggap siya ng mga drug money. Ginawa naman niya. Now, nagkaroon pa ng succeeding relationship like kay Junel. Si Junel, naging career din ng ano, di ba? Per testimony of the inmates, tumanggap din siya in behalf of Senator De Lima. Ganito. Yung mga dumidepensa kay Senator De Lima. Dahil daw yung parang hinaras niya, yung pagkababae. Ito tanong ko sa kanila. Bakit hindi nila inconsider yung asawa ni Ronnie Dayan? Babae yun. Sa tingin ko siya yung argabyado dito. Yung paggamit ng mga subordinates mo, di ba sexual harassment yun? Babae lang ba yung sexual harassment dito? Bakit? Susunod ba yun kung hindi niya subordinate yung mga yun? Oh, bakit walang nag-raise doon sa punto yun? Bakit walang nagpa-file ng kaso ng sexual harassment? Doon kay sexual harassment kay Ronnie Dayan, doon sa motorcycle rider, doon kay Junel. Oh. Will you file the case, sir? Ako? Hindi ko pag-aabalaan. Kaya nga, sabi ko nga, ang dami dyan, ano eh, nagko-komentaryo eh, ang dami kumaagal. Eh bakit hindi sila yung mag-file noon? Bakit nakikita nila yung isang perspective lang? Yung isang perspective lang na ano, partisan. Yun lang yung nakikita ko. Eh bakit? Yun nga, yung asawa ni Ronnie Dayan, biktima rin dito yan. Oh, yung mga empleyado na yun, mababa yung rangko, driver, motorcycle rider, bodyguard. Oh, sexual harassment yun. Considering her position, being the department secretary of the Department of Justice. Sir, there was an advice from you asking the Committee on Justice to stick to legislative issues sa recommendation. At saka na, pero rin po mga recommending criminal charges sa De Lima. Now, considering that this has happened, Dayan has already showed up and he claimed that De Lima is appealing De Lima to Trump. Do you still, ano po ngayon ang position niyo dito? Ang sabi ko sa Committee on Justice,
as much as possible, do not recommend for the filing of cases, yeah. No, for the prosecution of anybody. Wala tayong pag-alam doon. That is the job of the Department of Justice Secretary. Bahala na sila. Mag-file lang kung ano-anong kaso. Ngayon, basta tayo, we will concentrate on the legislative measures. Anong batas ang pwede natin i-file so that we can address this problem at hindi na mauli. Halimbawa lang, ito halimbawa lang, yung pag-amend ng ano, ng law on nepotism, di ba? Pwede natin amendahan yun, na isama natin yung mga boyfriend, girlfriend, normal, boyfriend, girlfriend. Sama natin yan dun sa bilang. Yung mga procedural matters doon sa ibilibid, no? Yeah, pwedeng disabatasyon. And siguro yung sexual harassment, no? Na punto, pwede rin talakayin doon. So is this his position despite the testimony na hindi mag-recommend ng Committee on Justice? Ano po? Ganito pa rin ang position na dapat na hindi mo lang mag-recommend. No prosecution? Oh. Prosecution definitely not. Wala tayong ano doon. Hindi naman ito ano blue ribbon. Yung blue ribbon kasi pwede mag-recommend na ano ng prosecution doon sa kanilang iniimbestigahan. Diba? Pero kami naman, in aid of legislation yung aming pinay. So dapat ilinig natin yung sarili natin doon. Bakit hindi niyo po na hindi na ipuntay ito sa considering that irregularities na aming report ng mga nalisip? Bakit po sa Committee on Justice and not sa Committee on Doon di-refer ng Rules Committee yon at since doon na-refer, eh doon siya tinalakay. So, despite the dying testimony, hindi mo ililipat to. There's no need for you. Hindi na. Sir, on this department, the possible disbarment case, supportive kayo na pa-disbarment? Well, ayoko na makialam doon, pero clearly, mayroong basis. As a lawyer, mayroong basis for this part. Andyan yung IDP. Kailangan mo na sila. Andyan yung VECC. Andyan yung ang daming ano dyan. Anong basis? Saan? Being a lawyer. Sus, yes, marami. Ang kating kayo bugatin. Immorality lang. Pasok na lahat yan. O. Sabi ko nga, marami na masyado yung nagawa na pag pinagbubuo mo masyado matibay yung kaso.